Yan ang sukat po nito gari sa penis floor. 180 cm. Yan, saktong-sakto lang siyang abutin ng tao. Nasa sa inyo po kung gusto niyong ibaba. Yan, tapos ito namang supply namin na to, galing sa penis floor nito, 140. Tapos linayo po lang dito ng jizz. Yan, tapos ito naman. Yan, ito mga kabayan yung ikakabit nating water heater. Yan. Bubuksan natin. Yan, ito lang mga kabayan yung laman ng isang kahon. Yan, ito yung pinaka-heater. Yan, tapos ito naman yung kabitan ng shower head. Tapos ito yung manual. Yan, ito yung ikutan mga kabayan dito. Yan, mamaya natin siya ikakabit. Yan, tapos ito yung shower head niya. Yan, tapos may lalagyan ng sabon. Yan, ito yung mga holder nito, yung kabitan ng shower head. Yan, papakita ko mamaya sa inyo mga kabayan pag install. Yan, ito, sa shower head pa ito. Ito, may kasama na rin siyang mga tornilyo. Saka hose ito. Yan, papakita ko sa inyo mga kabayan kung paano ito i-install. Yan, tingnan muna natin yung loob ng heater. Ngayon, bubuksan na natin to, mga kabayan. Tingnan natin yung loob. Yan, ito lang. Isang tornilyo lang siya dito sa ilalim. Yan, isa lang to. Tapos may lock lang siya sa kabila. Yan. Parang may kwan lang siya dito. May lock. Ayan. Yan, dito yung nakalock. Kaya isa lang yung tornilyo. Yan, tapos ito may mga symbol na rin siya dito. Ito dito yung ground ito. Yan, dito ikakabit yung ground. Dito yung supply. Ayan. Yan, yan, i-install na natin to sa CR. Yan, pag bumili pala kayo nitong heater, wala siyang kasamang wire. Yan, bibili pa kayo ng wire. Yan, magkakasama na po ito. Mayroon na siyang angle valve. Ayan. Tapos, flexible hose. Tapos, may kasama na rin siyang Teflon. Ayan. Kasi ito, kaya walang kasama nito. Dahil pwede nyo po itong irekta. Irekta nyo na sa, halimbawa yung utility box nyo, pwede nyo siyang irekta. Pero ito lalagyan namin ng wire na pangsaksak kasi may nilagay kaming saksakan doon sa CR. Yan, ngayon mga kabayan, asimbulin muna natin itong sa shower head. Yan, ganito po yan, dito yung nakasuot. Yan, tapos ito tornilyo natin yan sa pader, ito. Yan, di bali dalawa yan. Ito yung isa. Dito rin siya sa baba. Yan, tapos pag nalagyan na natin ang tornilyo to, tatakip, lalagyan na natin ng takip. Yan, tapos ito naman yung sa lalagyan ng sabon. Yan, nakatusok lang yan. Tapos ito naman may pindutan siya. Yan, bago natin siya maipasok, kailangan pipindutin natin to. Yan. Yan. Usog-usog po yung adjustable.
Ya, sakana natin to i-screw sa pader. Tapos ito naman yung hose sa shower. Yan, may mga kasama na siyang gasket, yan. Yan, bago natin ito ihigpit, lalagyan natin ang guma dito. Mamaya ilalagay natin pag sasalpak na natin. Yan, ito naman mga kabayan dulo ng shower head. Ito yung hose niya. Yan, may rubber din itong kasama. Dito naman natin siya ilalagay. Yan. Tapos dito naman, yan, outlet po yan. May nakalagay naman na outlet. Yan, may nakalagay naman siyang outlet. Ito naman sa kapila yung supply ng tubig. Yan, inlet. Ito naman ang ikakabit natin dyan. Yan, mayroon din siyang kasamang isang rubber. Ito, gasket. Yan, alisin natin yung temporary cover. Yan, dito natin siya ilalagay. Yan, mamaya na natin ihigpitan. Yan, pinakita ko lang mga kabayan kung saan yung ikakabit yan. Yan, tatanggalin ulit natin to para ikabit na natin ito sa pader. Yan, dito po natin i-install yung water heater. Ayan yung supply niya. Tapos ito naman yung sa tubig. Ito kukuha ng supply yung water heater. Tapos ito naman yung shower bag. Yan, yung supply namin dito sa heater, tatlo. Yan, yung maliit na ito yung ground. Yan, ito naman mga kabayan, pagbidili natin, may kasama na siyang screw. Yan, tatlo yan. Yan yung screwhan niya. Ibaba rin na natin sa pader. Yan, isa dito. Meron siya dito. Saka ito, yan, tatlo. Saka natin ikakabit yung wire. Yan mga kabayan, sinusukat po namin dyan, itong ikutan. Yan, dapat nakatapat siya sa 180. Yan mga kabayan, minamarkahan yung pagbabarinahan. Yan, ito naman yung ilalagay natin doon sa pinagbarinahan. Yan, tox. Yan, kailangan yung talim nyo ng barina kasing laki nito. Yan, tapos pupukpukin nyo na lang yan para bumaon. Yan, kaya kailangan saktong-sakto yung talim nyo. Yan, ito naman kabayan, ikabit na yung heater na i-screw sa pader. Yan, kaya ito hindi ko muna pinutol to para maisukat natin dito sa saksakan. Yan, para sakto-sakto. Saka natin ito puputulin yung ground dito. Tapos yung pinaka-supply niya dito sa dalawang ito. Yan, okay na po, na-tap ko na yung supply. Ito, ito yung ground. Yan, dumaan lang siya dito, diretso na po yan dito sa heater. Yan, isaksak na natin. Yan, naka-off naman yung breaker niyan. Yan, tapos ito mayroon din sa yung breaker dito. Yung butas nito magkaiba. Yung sa kabila maliit, yung sa kabila malaki. Yan, nasa bandang baba po yung maliit para hindi magkapos yung screw nyo. Kasi pag ibabaw nyo yung maliit, kakapos yung screw nyo. Yan, kailangan nakaganyan. Para hindi ko mapos yung screw. Yan, para yung ulo, lulusot dyan sa isang butas na malaki. Yan, okay na yan. Naka-screw na yan. Lalagyan na natin ng takip. Yan, may marka yan na maliit. Itatapat natin dito. Para hindi kayo magkamali. Yan, yan. Susundin nyo. Ganon din doon sa taas. Mayroon din siya. Yan, ah. Yan, okay na yan. Dito nakalagay yung yan, adjustable yan. Yan, dito to sa kabila. Kasi dito lalagyan yung hose. Yan, dito ilalagay yung sapon. Yan, dito yung shower head. Nakaganyan siya. Kung gusto nyong ibaba, kasi ito na umiikot naman to. Yan. Kung gusto nyong mas mababa, pipindutin nyo lang to para bumaba. Yan. Yan, dito itemporary ko lang to ikakabit muna para ipakita ko sa inyo mga kabayan. Yan, dito yan. Tapos dito naman yung angle valve.
Yan, ititimporary ko rin ikakabit para makita nyo yung itsura. Yan, ito yung angle bulb na para dito sa supply ng water heater. Yan, ito yun. Dito rin siya. Yan, lalagay ko lang ng temporary. Lalagyan ko rin siya ng tiplon. Ipapakita ko sa inyo mga kabayan pag gumagana na to. Yan, ilalagay ko muna dito yung temporary. Yan, nakaganan siya. Yan, bali, higpitan ko na lang yan. Ulitin ko na lang yan. Yan, tapos ito dito naman to. Yan, ganyan po yan. Ito yung off. Yan. Kung gusto niyo mahina, lagay niyo sa 1. 1, 2, 3, 4. Yan. Depende sa lakas na gusto niyo. Tapos ito naman yung flexible hose. Yan, ikakabit natin dito sa pinakababa. Yan yung pinakasupply niya. Yan, may rubber din yan. Yan, may kasama na siyang rubber. Yan, kahit walang teflon, basta mahigpit lang, hindi na po tatagas yan. Tapos dito na siya nakakabit. Yan, meron din siyang rubber dyan. Yan, ganyan ang mga kabayan yung itsura niyan. Yung magkocontrol niyan, ito pa rin. Yan, pag binuksan natin, tatakbo na yung tubig dyan sa heater. Yan, ganyan lang po mga kabayan pag i-install ng water heater. Yan, ganyan, ikakabit na natin yung cover. Yan, ito yung tinanggal ko kanina, linagay ko lang dyan para hindi mawala. Yan, itong cover na ito, babi nyo ibabalik, double check nyo ito. Yan, kailangan ito nasa bandang baba. Yan, nakaganyan. Kasi ang purpose nyan, pag napasok to ng tubig, dito, ayan, pasokan niya. Iikot siya dito. Yan, dito siya lalabas. Yan, tapos ikakabit din natin yung isang screw. Yan, isa lang screw niya, yung takip. Yan, ito yung ikutan niya. Hindi rin kayo magkakamali kasi mayroon din siyang marka, ayan o. Parang may nakachop siya dito. Tapos yung dulo nito mayroon din. Kaya hindi kayo magkakamali niya. Yan, ang sukat po nito gari sa finish floor. 180 cm. Yan, saktong-sakto lang siyang abutin ng tao. Nasa sa inyo pa kung gusto niyong ibaba. Yan, tapos ito namang supply namin na to, galing sa finish floor nito, 140. Tapos linayon po lang dito ng G's. Yan, tapos ito naman, yan, galing dito, kasi itong ibabaw na to, 150 ito. Yan, inangat ko lang siya ng 2 cm. Yan, kasi adjustable naman to. Yan, pwede nyong itaas, pwede nyong ibaba. Tapos ito naman, 1 meter to. 100 cm. Tapos ito naman, 60. Yan, galing ito sa finish floor, pero hindi po dito sa CR, dito sa main floor. Kasi ito, naka-drop ito dito. Tapos mayroon pa siyang nakakon dito, kaya kung mapapansin nyo, 30, tapos may 5 cm pa. Yan, pero galing sa finish floor po niyan dito sa labas, 60 yan. Tapos ito naman, 1 meter to. Yan, saktong-sakto rin siya, parang kalibil siya ng door lock sa mga pinto. Yan. Yan po yung mga sukat namin dito. Yan. Pero nasa sa inyo rin po kung gusto nyo iangat, taas-taas o ibaba. Pero ito po kasi standard to. 1 meter. Yan. Katulad nun sa door lock. Yan. Okay na po yan mga kabayan. Sa susunod na video, ipapakita ko na lang sa inyo pag pwede na siyang subukan. Kasi sa ngayon po, wala pa kaming supply ng tubig dyan. Yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumana. Tapos isasabay ko na rin yung pag-install nito. Lavatory dito, saka yung water closet. Yan, bago ko patapusin yung video ko mga kabayan, shoutout po muna kay Pedrong Layas TV at kay King Justin TV. Yan, pakibisita nyo rin po yung channel nila mga kabayan.